Hello, good morning, good afternoon. So, November 10. So, may report tayo, guys. Ito, dinadiagnosis na siya. So, this is no display. Ayan, ongoing checking na. Pinalitan ng thermal paste, di ba? Oh, bago na yung thermal paste. So, this is no display. Okay. Kahit sang port, no display. So, mukhang nalinis na rin siya. Opo. Okay, thank you. Wow. Birthday. So, yan. So, in-inspection lang, guys. So, siguro baka nilinis. So, hindi baka nilinis yan. Kaya may ganyan. 2 GB lang yan, ano? It's okay, Nak. It's okay. Ayan. So, may ano? May flux ba? So, tingnan natin kung bakit yan ay ganyan. So, problem niyan ay no display. So, yun nire-repair natin. Baka yun yung peak lang. O, baka ibang brand. At tumigas na. Baka matagal lang hindi nakapag-replace. Yeah. It's okay, Nak. Patay. Nagbababa ka ng pusa. Pataya na sila. Hindi naman yung mamamatay. Wala, patay na. Ayan. Wala, patay na. Hindi na nagalaw eh. Nakagat na sa liig. Patay yon, pag hindi nagalaw. Wala kagat sa liig. Ay, flux na. Takot ka, Nak? Pusa lang niya? Ano yung pichinilas? Patay na. Okay lang yan. Bakit bababa ang reading? Shorted? Spit? Tumigil na eh.
Makapatay na, nakagat na sa liig. Ang bakbakan ng mga pusa sa bubong. Ano ba anak? Nagkakabaririper si daddy. Hala na, son. Dito. Pusa lang yun, anak. Ah, scared ka ba ka? Scared? Tinanggal mo na kayo mga ano natin. So, testerin natin. So, 12 volts. Huwag malikot na. Okay, not shorted. 3.3, not shorted. So, this is 1.8 or this is 1 volts. So, 11 millivolts. So, not shorted. So, 11 eh. Hindi naman siya ganun ka-shorted. Pero masyado siya mababa para sa 11 millivolts. So, ito, sabi yung mga core yan. So, ito ay 1.5. Okay, 1.37. Okay, fine. So, gates. Check natin ang mga gates. Okay. So, how about that, gates? Okay. Not shorted. Okay, not shorted. Not shorted. Okay, not shorted. Nak, ang bigat mo, nak. Nahirapan dati magkano. Repair. Hindi ka naman maano hinaanak ng mga yan. I'm so scared. You're so scared. So, daddy is repairing. So, inspect natin microscope. Ano, makapag-repair na kay nakandito ka, nak. Ayan, may mga missing parts tayo. So, this is an important parts. Kita ba? Ayan, so, store natin. Ito guys, this is a BIOS. I think this is a missing parts. So, yan. Missing. Resistor yan. For sure, this is a resistor. Palagay ng umiinit ang chip nito. So, check natin yung ibang bahagi. Bahagi ng board. So, may mga missing. So, siguro umiinit ang BIOS chip nito. No, BIOS chip. Ang GPU chip umiinit. Ang GPU chip. So, maring walang display lang. So, tingnan natin. Inspection. Napakahalaga ng inspection natin. So, ito mayroong damage na I don't know. Pero, I think ano lang siya. Hindi naman siya malma. Okay, it's fine. So, ito may damage. This is a liquid damage. Itong parts ito. So, kailangan siyang cleaning. So, mahalagay ang parts na yan. Ang tagal nyo. Ay, kaya tagal-tagal. Ano pagre-repair ko? So, liquid damage.
So, dito may missing capacitor. So, kuha tayo ng board. Yung deep, yung kaparehas na gigabyte din. So, tingnan natin dito kung may nawawala nga siyang pyesa. Ha? Huh? Mas marami yata ito. Mas parang nawawala siya dito. Oh, parang winalis itong isa na to. So, yan. Winalis ang pyesa na itong isa. Hanap ulit tayo. Kasi hindi nilagyan ng balot eh. Ayun. So, nakakuha tayo ng perfect match. So, confirm. Missing parts sa BIOS chip. Ayan guys. So, nawawala ang capacitor. Puro tayo capacitor. Yeah. So, we have two pieces resistor over there. So, yan. Mapansin natin dito. So, tama. Two resistor. Two resistor. Nawala. So, tingnan natin kung umiinit ang BIOS chip. BIOS chip. Ang GPU chip. Kasi hindi na ako makapag-concentrate. Ako yung naguguluhan sa mga kasama ko. Okay, maingay. Hindi ako makapag-concentrate. So, tingnan natin kung pasensya na kayo at maingay. Check natin kung iinit. Kapag umiinit ang chip, so punta tayo sa BIOS. Pag hindi umiinit ang chip, punta pa rin tayo sa BIOS. Sige, pizza. So, let's power on. Okay. Nararamdaman ko umiinit ang chip. So, tingnan ko lang, mag-over. Umiinit guys ang chip. So, kasi may namlock siya eh. So, umiinit ang chip. So, possible pag gantong warming chip, may problema yung BIOS. Ayan, nag-init na. Okay. So, hindi na masyado ako makapag-concentrate. Sasamba kasi ako. So, pasensya na. Ayan, itutuloy ko ito bukas, umaga. Nakita natin. So, missing. So, walang supply yung ating BIOS chip. So, testerin natin. Subukan ko lang testerin para pakita natin sa inyo. So, gamit tayo ng ohms. Via ohms. Okay. So, 453 pa lang naman. Ang samba ko ay 530 pa. So, may 30 minutes pa ako. Kailangan ko rin kasi magpahinga. Yan. So, ang ating tester ay 0.7 ohms. 0.9. Ayan. So, testerin natin yung BIOS over here. Okay. We have 100K. So, 100K sa taas yung nawawalang resistor. So, next. So, yung next natin. So, we have around 68 ohms. So, 100K yung isa. Tapos, ito ay 68 ohms. Ayan. So, check na lang natin. I think kaya pa siya. So, subukan ko. Tuloy-tuloy natin ang ating pagre-repair. So, hanap tayo ng 100K at saka 68 ohms. So, 100 at 68 ohms. So, 68 ohms. Pag mga 68. Yeah. Ito, meron tayo 68 ohms. So, exactly. So, may charge, of course. Siyempre, guys, ang pyesa, may charge yan. So, para sa may-ari. So, may charge ito, guys. Kasi ito, binili ko rin. Libo rin ito, guys, na binili ko mga set. Kasama itong mga lalagyan. Para sa ohms lang yan, resistor. Kaya may charge, guys, yan. So, two pieces resistor. So, possible. Kung yun lang yung nawala, o siguro kaya natanggal na is corrosion, subukan natin siyang replace. Okay? So, gamit tayo ng mic. Ano ba ito? Ito para testing.
Tapos, so tinis, ano lang guys, yung kagandahan, kung may existing na siya, ayun, titestingin mo lang siya, then, actually, may donor naman guys ako sa likod. So, marami tayong donor. May donor tayo na si model. So, kaya walang problema. Kaya-kaya nating gawing schematic para sa value. Yan. So, balik na natin to dito. So, punta tayo sa sa 100k. Okay, 100k. Okay. Okay, I found it. This is a 100k. Round 2 na naman yung pusa. Nagpahinga lang pala. Hindi na mga pusa na yan. Tanongin mo kung sino. Hindi naman kilala kung sino eh. Ay, sorry. Wala palang... wala pala siyang microscope. Oh, saan ba ako? Okay. So, yung isa ay naputol yung linya. Isa lang ang galas diyan. Oo. Okay, so continue. Saan yung aking ano? Ito tapo na ba ka? Sa pag
Teka lang, baka nagtanong sa amin, sir, no? Hey, pakalua lang. Hey, bibigyan lang naman ko yung account. Basta, wala lang ang tanong nyo, iaabot ko lang yan. Wala lang ang tanong. Hindi ba sila nanonood sa akin? Baka nanonood sila, eh, kita nila yun. Bigyan mo na lang ng blank soon. Blank. Blank receipt. Bigyan mo na lang bangko. Bala na si sir. Lagyan mo na lang soon yan ng ano. Ano? Aka na ka lang. Ako ang maglalagay. October, November. Ano yung papangalan natin, sir? Empire Sports. Empire? Oo. Yung computer shop. Empire. Ano ba yun? E? Empire. E? E-M. Plus Fire. E-I-R-E. Empire Sports. 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 Yun lang? Contact number nila, wala? Sa akin na lang. Anong problem yan? EG? EG, ano yung 0, ano? Para may label kasi dyan, eh. Ito, meron naman kayo nilagay, sir. EG, may EG talaga. EG, o. May mga tambayan. Ang lang ko lang dyan, sir. Yung wala kayo nilagay. EG at saka? Pares EG. Two pieces? Hindi, ito. Yung item. Yung red tag. 1050, di ba? O, EG 1050, sotak yan. O, pares sotak yan. Yung sotak. EG PC 19. So, takin na ano to? Two pieces? Oo, oh, dalawa. So, tak? Oo. So, tak 1050. Pareho siya ng 2GB. Ah, ba? Ilalagay ko pa yung problem, sir? Repair? Hindi ko lalagay. Ah, dito na sir, dito na. Yung problem, di ba sulat? No display. Ginagin mo lang no display. Tapos? Ginagin mo lang naman doon. No display, cleaning, cleaning, cleaning. Tapos, temper case pa rin. Tapos yung repair ano. Kasi meron dyan pinatanampan, di ba? Sinayin ko naman sa kanila yung... Cleaning, replace. Tapos, replace pan. Oo, replace. Oo, yung pan, di ba? Yung tamang pan. Tapos yung ano, yung capacitor, di ba? Yung tamang capacitor. Pan capacitor. Oo, capacitor. Pre naman yan. Pre naman. Pre yun. Hindi, okay lang yun. May note naman dyan. Bahala ka na kung tatanggalin mo. Basta bibigyan ko sa Andrea. Anong presyo na yun, son? Hadi, magkano lahat? Isa lang mayari? Oo, isa lang. Okay, hindi yan ang total natin. So, bali, one. Bali, so. Labor pala. 1.5. Tama. 1.5. Hindi, pipesa yun eh. 1.5 times 2. Eh, 3,000. Tapos yung pesa. 300 plus 300. Ah! Hindi, teka lang.
So, tak pares yung kukunin niya? Oo, pares yan. Okay. Bali, tapos pyesa no isa, 300. 300 lang yung pan. Ah, 300, isang pyesa lang? Oo. Bali. Tapos, may naman yung validity, yung, no. Tapos, ah, 300. 3,300. Ano number mo, sir? Ha? Number? 0906. Ah. Okay, okay. Ano, yung presyo mo ng 1.5 na yan, magiging 1.8 na lang yan. 300 na rin papasok mo dyan. Hindi mo pwede na papasok mo dyan. Okay, okay. Ito, 7926. 7973. Okay. Yung ano yung sinabing sa'yo, yung may mga repair. May repair yung sa plastic. Hmm. Kasi kumulong-kulong ang piyesa dahil dyan sa repair na yun, sinabi sa akin. Kumulong-kulong ang piyesa. Yung nasa plastic, lumaki mo yun. Dahil sa nasa repair yun. Wow, daming ano nung isa eh. Yung binagsak sa akin, yun ba yun eh. Yung dalawa na to, yung dalawa na to. Sana ba ako? So, wait lang guys. So, umabot na tayo ng 27 minutes. So, okay. Ay, saan na ba ako? Putol yata. Okay. Saan na ba ako? Nawala na ako. Wala, magkano yung GCash mo? Magkano yung GCash ko is 2.4. Okay. Daming kulang na pyesa nung ano? Oh, yun nga lang, sir. Ah, okay. Okay, sige. So, let's power on. Check natin kung magde-display. Eh, still no display. Okay, tutuloy ko na lang bukas. Okay? Hello? Hello? Ayan, hello, good morning. So, ito na yung new day. So, I forgot na mag-video dun sa ating nire-repair kahapon. So, ito guys. No display pa rin siya, pero umiinit ang chip. So, nakalimutan ko mag-video guys. Ayan. So, ang naging issue niya, may mga putol na lines. So, hindi ako nag-replace ng BIOS, guys.
So, pera mo nasaan? Pakita ko lang. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo. So, nakakapag-execute na ako ng repair. Hindi ko pala na-videohan. So, pasensya na. Nakalimutan natin. So, microscope na sa inyo. Pakita ko sa inyo. Kasi, yung nire-repair natin na ito ay liquid damage. So, saan ba? Microscope. Ayan. So, na-testing ko na to. Itong mga paa. Hindi pa ako nagre-replace ng bias, guys. Ayan. Dati pa rin. So, yung pinalitan nating resistor, andun na. So, hindi pa yung nagagalaw, guys, ang bias. Yan, o. Stable pa rin yung dating inang. So, hindi ko pa yung nire-replace. Okay. So, na-check ko na dito. Tapos, yung napansin ko lang dito, yung sa harap. Ayan. Mapansin nyo. Nilagyan ko siya, guys, ng ano. Kasi putol na pala yung linya. Ayan. Pero, hindi pa dun, guys, natatapos. Ayan. So, nalagay ko na yung, ano, bali, lima siya. Lima yung napuputol. Tapos, inestakaysa ko na yan. Mapansin nyo, may mga kub-ukab. Kasi, para ma-sure ko na, ano, kasi wala pa rin display, guys. Kahit na, naano ko siya, not detected pa rin siya. Yun ang issue nitong nire-repair natin na to. Ayan. Pero, guys, may display na siya ngayon. So, hindi ko siya napakita sa inyo kung ano yung ginawa ko. So, yun lang yung ano ko, pinakita ko lang, ni-review lang natin na, ayun, nilinyahan ko siya dito, yan, yan. Tapos ganun, pag sinalpa ko siya, wala pa rin siyang display sa monitor, umiinit pa rin yung chip. Ngayon, mapansin nyo dito, may flux na yan, yan. Ang ginawa dito guys, ay ni-rebull ko. Ah, ni-rebull, ni-reflow, ni-reflow na guys yung sunod, kasi yun na yung last option ko eh. Actually, hindi ko siya pwedeng i-replace yung BIOS kasi not detected, nagdi-display. Yung onboard kasi natin na ito, yung onboard natin na VGA, nagdi-display siya doon. Pero umiinit ang chip, complete ang voltages nitong nire-repair natin. So, hindi ka pwede mag-replace ng BIOS. Kasi not detected eh. Well, useless yung pag-replace ng BIOS. So, ang ginawa ko dito guys, nire-flow ko na lang. Mapansin nyo, medyo makintabi itong part na to. May mga plaques pa siya. So, ginamit natin yung reflowing machine natin. Ayun, ito. So, sinalang ko siya dito. Reflow lang guys, reflow. Yun lang ginawa ko. Yan. So, hindi ko nakuna ng video. Nakalimutan ko na may video akong ginawa kahapon para dito. So, kasi medyo tinatamad na naman ako mag-video. Dami kasi yung repair, tambak. Ayan. Gusto kong magbadali kasi matapos. Ayan. So, ipakita ko na lang sa inyo na may display siya. Okay. Yan, para at least matapos natin yung video na nasimulang kahapon na makita nyo na ito yung ginagawa natin. Stay ito pa rin. Yan, so salpak natin siya. Ganun lang guys ang ginawa natin, walang iba. Reflow lang. So, lagay ko yung ano, VGA, ano niya, HDMI. Tapos, ano natin. Kasi, dati namang umiinit ang chip nito eh. Wala lang resistor dun sa BIOS. Tapos ngayon, napansin ko nga kanina na walang line yung mga line na ito direct sa CPU chip. So, nalagyan ko siya ng line, i-rewire ko. Wala pa rin siyang display. So, last option na kasi is, hindi tayo magre-replace ng BIOS kasi not detected. Ngayon, nireflow ko na lang siya guys. Ayan. So, yung result naman ng reflow, na-testing ko na siya guys kanina. So, ito siya. Ayan. So, may display siya. So, power on natin. Pakita ko sa inyo na ino-on ng unit. So, power on. Ayan. Tapos, DC bench. Napansin nyo, guys. May display siya kanina. Nag-display siya. Parang wala na naman display. Ay, wala na naman yata. Uminit ba chip? Ayan. Parang nawala yata ang display. Ayan. Kasi may pag ganito, gaya niya, nawala na naman yung display. Nag-display siya kanina eh. So, nung nireflow ko siya, tapos nag-display. No problem, wala na naman pala siyang display ngayon. So, off natin. So, di ko alam kung bakit nawala. Baka naputol yung aking linya. Wala na naman siya. Ayan. Check ko lang yung linya. Baka natanggal. So, hindi naman. Hindi naman siya natanggal. So, try ulit natin. So, mukhang naglulok ko ah. Mukhang may problema ang chip ah.
Baka naman hindi lang maayos yung salpak ng ano. So, try and try lang. Baka madumi. Yan. So, try again. Kasi na-reflow ko na siya eh. Yan. Pag hindi siya gumana at wala pa rin, power on. So, ang ano nito, solution, erable. Kasi may flux na ito before eh, bago ko siya i-reflow. Yun nga, nagaling na siya sa ibang tech. Yan, wala talaga siyang display. Wala pa rin display. So, nagpakita lang isang beses. So, mukhang, kala ko, mapapakita ko na sa inyo. So, wala pa rin pala. So, kailangan siyang erable. Hindi na, umiinit yung chip. Ayan. Ayan na, umiinit. Hindi, ayaw na eh. Nung napadisplay natin, isang beses lang kanina, hindi ko na kasi binuhay. Ayaw na mag-display. Ayaw na umiinit ang chip po. Lamig-lamig. So, ano siya? Liquid damage. Kasi putol yung nandito eh. Tapos nung inano ko pati, nire-reflow ko, parang nagpipitik-pitik dito. Ibig sabihin, mayroon siyang baka may nalagay sa loob na liquid o kaya kung ano, nagpipitik-pitik siya habang nire-reflow. Nag-display siya kanina eh. Biglang wala na naman. Hindi ko alam kung bakit. So, try ulit natin sa ibang port. Pero minute kanina eh. Isang beses lang pala yun. So, try ulit natin. Hala ko, okay na. Napakita ko pa naman pala para sa inyo. Kaya lang. So, wala pa pala. Nawala. Nahiya. Okay. So, power on natin. Ayun, uminit. Ayun, may display. Ayan siya, guys. Kaya lang, pag ganito, ayun, may display siya. Ayun. Nag-display. Bakit kaya? Walang hit kanina yung chip. Ngayon, may hit na. Power off. So, hindi ko alam kung bakit. Baka naman, mukhang minumulto ako ah. So, minumulto tayo, guys. So, napapahiya ako sa inyo. So, siya DBI yan. So, try ulit natin HDMI. O baka naman, baka yung saksak lang dito lumuwag. Kasi, siyempre nakibang-kibang eh. Wala naman kasing fixture eh. Okay? Try natin ulit yung HDMI kasi dito yun eh. Baka naman minumulto lang ako. Kasi napagana na natin eh kanina. Kaya ako nga pinakita sa inyo. Tapos biglang nawala pala. Try natin ulit. Kasi pag ganito, na nawala yung display, tinesting natin, reflow natin, nag-display, tapos nawala. May problema yan pag ganyan. Either, kada bubuhayin, after ginamit ngayon, okay, naglaro, nag-games, maghapon, tapos kinabukasan, pag binuhay siya, walang display. Minsan ganun siya eh. Pag may problem sa chip. Try natin, HDMI. So, power on. Kaya naman, iinit. Ayan, nag-warm naman siya. Ayan, may display. Oh. So, di ko alam. Siguro baka lumuwag lang. Ayan, guys. So, lumuwag lang yung dito. Pag nagbi-blink kasi dun sa monitor, walang display. Meron siya eh. Power off natin. So, okay na siya. May display na. Ayan ang ginawa, guys. So, baka minulto lang ako. Siguro madumi siguro dito. Isa kasi nililinis ko to eh. Yung port. Sa ibang port. Pero na-try naman natin sa ibang port. Ayan. So, ang gagawin na lang natin dito. So, continuation na lang. In-explain ko na lang. Kasi hindi natin na-videohan kanina. Nakalimutan. Kasi may dami tayong iniisip. Mayroon kasi akong customer na ka-chat din. Na may problema. So, meron siyang gustong, may pinagawa siya, gustong videohan at kuhanin yung informasyon. So, gusto niya makuha lahat. So, hindi naman kasi pwedeng gano'n na siya yung masusunod. Okay? Ayan. So, continuation tayo. Ang gagawin ko lang dito, maglalagay tayo ng
Babalutan lang natin yung ano. Yung ating ito yung lagyan natin ng hinang. Yan, para hindi matanggal. Yan, no, may plux siya, guys. Nakita niyo ba yung plux? Lilinisin ko na lang yan. Lilinisin na lang natin. Kasi nag-reflow tayo eh. Yan, may plux siya tagiliran. So, ang ginagawa ko, guys, pag ako yung nagre-reflow, nililinis ko yan. Kasi pag pinabayaan natin yung plux na yan, kakapitan niya ng dumi. Masisira lalo. Kasi ganun yung mga dumadating sa akin eh. Hindi siya nililinis yung mga nagre-reflow. Kaya siya kinakapitan ng dumi. So, dapat lilinisin siya. Yan. So, ayusin ko lang ito para hindi siya para maganda. Yan. Lalagyan natin siya ng UV paste, solder mask, UV solder mask para hindi siya ano masira. UV solder mask. Yeah, so nalagyan na natin ng solder mask. Patuyuin lang natin yan. So ginagawa ko dito para matuyo. Hina-hot air ko siya. Tapos UV light. Combination siya. Kasi hindi yan matutuyo kapag agad-agad. Kapag hindi natin siya hina-hot air. So, ano natin, tapos hot air. UV light. Yan, para mabilis siya matuyo. UV light. Tapos hot air. The best yun, lagi ko itong ginagawa. Mas mabilis siyang matuyo. Okay na. Oops. Lagyan lang natin ng kaunti. Tapos lilinisin ko to, guys. Kasi para yung plux niya ay hindi siya kapitan ng dust ng mga halikabok. Yan. Ganun ang ginagawa ko dito. Kasi nag-reflow ako. Kailangan ko siyang linisin. Yun ang pinaka-best option dito. Kasi pag hindi natin siya nilinis, ayun, yun mangyayari. Pangit siya. So, linisin ko lang siya. Lacquer flow yung panlilinis ko. So, yun lang naman yung lilinisin. Okay na yan. Okay. Linisin ko lang siya. Lacquer flow. Yan, matatanggal naman yan by lacquer flow.
So, ang pinalitan natin dito ay 2 pieces ano lang, 2 pieces resistor. So, bagong resistor yung pinalit natin galing sa ating book of resistor. So, nasa yung aking ano, brush yun. Punta yata dyan. Yung pink. Ayan. So, brushin natin yung flux para mawala. Yan. So, yung reflow guys, tatagal naman yan. Maniwala kayo sa akin. Basta bumalik na yan sa lumambot yung solder. Kasi yung ano natin, maganda naman yung reflow natin. Hindi siya magkakrak agad. Pag natunaw kasi yung solder ball. Kasi mas maganda kasi yung may heater ka sa ilalim. Preheater. Tapos hot air sa ibabaw. Mas maganda kasi yung ganun. Para yung crack, maano siya, yung malusaw yung hinang. Hindi siya matuyo. As in, talagang para matuyo siya. Ayun. Kaya maganda yung may preheater ka talaga. Kaya ako binili siya yung preheater. Dahil nga sa mga reflow. May difference kasi yung reflow sa ibabaw lang. At yung may preheater sa ilalim. Mas maganda yung may preheater sa ilalim. Para sabay yung heat. May heater yung board. Matutunaw agad yung ano. Kasi nasa ilalim siya ng ano eh. Ng GPU chip. Kaya para hindi siya maging crack o yung hilaw ang hinang, dapat talagang lusaw siya. Ayan. Yun, kaya, yun yung pinakamaganda na may preheater. So, yun lang yung purpose ng aking biniling ano. Murahin lang naman siya. Nasa 11,000 lang yan. Yung ating preheater. With ano na yun? Rebooling machine ha. So, nasa 11,000 ang nabili natin dyan. So, kailangan ko kasi siya. Meron kasi mga yung mga RTX 3070 kasi. Hindi siya basta-basta natatanggal ng hot air. Kahit maganda yung hot air natin, hindi siya kaya. Kailangan may preheater board. Tapos yung malalaking mga board ng video card, hindi siya kaya ng hot air lamang. Kailangan preheater. Ayun yung pinaka-the best. Okay, ibabaw lang yung lilinisin natin. Pero idamay ko na yung ilalim. Yung back para gumanda. So, this is a 2GB lang. Computer shop. Lilinisin ko na yung likod. Para maganda. Saan ba yung pang-spray ko saan? Ito? Ah, ito pala. Para maganda, bumabaha para matanggal yung para mas malinis. So, kasama yan sa bayad, yung ating locker flow. Yan. So, maganda yung ano kasi, malinis na malinis. Yan. Pinapaagos ko pa yan. Yan, parang naulanan. Tapos ito, ay, re-reflow natin. Awesome. Papaki-reflow nga nito. Ha, paano? Ako na yan. So, stress test natin yun. Tutuyuin lang yun. Tapos, stress test. Okay? So, next repair. Basta nang basahan ko. Yan. So, next repair na ako. This is a same model. Kasi computer shop siya. 2GB lang din siya. Ah, 3GB to. 3. Yung kasing isa, 2GB yata. So, malalaman natin mamaya sa stress test. Para, ano. Ito ay 3GB. 3GB na kasulat sana. Ayun, 3GB. Hindi ko lang alam. Parang 2GB yun eh. Ah. So, update ko kayo mamaya sa stress test dun sa isa. Okay? End up ko muna. Tapusin muna natin dito. Then, mag-repair ako ng ano. Lalive ko na lang ito sa YouTube. Ah, sa YouTube. Sa Facebook. So, ito kasi is para sa YouTube ito. Okay? So, tapusin ko muna dito. So, yun. Continue natin later. Okay? Eh, nag-reflow tayo ng chip. Oh, pwede pala. Sabay. Yan ang ginawa dyan sa video. So, pwede pala yung live stream at saka recording. So,
try natin kung gagana kayang sabay na recorded sa OBS Studio. So, pakita ko lang yung ano. Yung ini-stress test natin. So siya. Pang YouTube natin to eh. Yan. Okay na siya. Gumagana. Ano lang yan? 2GB. Lain yan. 27 minutes stress test. So yung temperature niya, 69 degree lang siya. So, lower lang siya. Hanggang 83 yan eh. Pag bagong palit ng thermal case. Okay na siya. It's working fine. Okay? Pang dugsong natin sa YouTube channel.